magpapakauli kay Kibuloy? Ano mong masasabi niyo? Well, yung kay Kibuloy, kitang-kita naman na si Kibuloy ay may warrant of arrest at aming trabaho na hulihin siya. At ilang buwan talagang pinahirapan niya kami, no? At hindi lamang yung maraming lumalabas pang ibang mga testigo sa kanya mga ginawang allegedly ginawang mga krimen. Lalo na doon nga sa mga na-interview ng mga kapulisyahan. At ito lang ang gusto kong sabihin, no? Ang pulis dito, kung hindi namin siya nahuli, no? Malamang puro demanda kami ngayon. Ganun lang yun eh. Malaki tiwala ko sa pulis, nag-intelligence report kami. Sa intelligence report, talagang nandun siya. Hindi kami umalis doon. Maski nakatakot-takot na ang inabot naming hamon. And yet, kami nagwagi ang paghuhuli kay Pastor Kibuloy. Sir, wala po pa kayong plano mag-counter doon sa kaso na ginagawa? Well, ang ginagawa ngayon ng kapulisyahan ay tinitignan. Kasi alam nyo, sa ating kababayan, may sinasabi tayong harboring, no, or concealing. Yung pagtatago ng mga taong alam mong merong yung sagalo kamukha sa warrant, no? So yun ang pinapatignan ko, no? At yun ang sinabi nga rin ni Chief Marbil, talagang yun ang binibuild up namin ngayon. Yung mga taong nagtago kay Pastor Kibuloy, dapat managot din sila kasi hindi sa pagano, ha. This is an issue na kung saan there's an open defiance of the processes of government. Ang ating gobyerno ay base sa ating batas at base sa ating hustisya. Kung ito'y openly hinahamo mo, tinatapakan mo at sasabihin mong hindi ako magpapahuli, hindi niyo ako mauhuli, eh kung gayahin ng iba yan. So ito'y isang malaking statement na no one is above the law. Hahanapin at huhulihin ka naming lahat. At sa puntong ito, gusto ko talagang pasalamatan ng PNP and the LG family dahil nung ako'y nawala, ako'y nag-resign na nga, ineffectively, no, effective resignation, na on a high note, na mga yung checklist namin, in a way, na nahuli namin yung mga malalaki. Sir, salamat po. Sir, ano, maganda yung momentum niyo, sir, bago kayo mag-resign, nahuli niyo yung mga personalities talaga na dapat pahuli. Sir, anong mapapayo niyo doon sa kapalit niyo para ma-sustain yung momentum? Kasi ngayon mukhang ang focus niya is Pogo, eh. Well, yeah. Anong magiging papayo niyo? Well, ganito lang, no. Ang payo ko lang is that you choose your men, no? And once itong mga taong ito ay mapili ng ating pangulo, of course may ano ang pangulo diyan. You trust them. Tiwala. Kung nakikita mong may diferensya yung tao, may mali ang tao, sabihin mo para palitan. Pero once you build your own team, itong tiwalang ito magdadala sa inyo. I'll give you one example. Remember kay Pastor Kibuloy yung unang raid namin? Walang nangyari. Eh kasi yung raid na yun, 30 minutes lang yata eh. Kasi mo, 30 hectare. So sabi namin, may diferensya itong team na ito. Pinaimbestigahan namin, binago namin yung mga tao. No? Nakita natin yan, including doon sa Davao, lahat. And then dumating yung second raid. This time around, pinili namin si General Torre, no? Sila Hansel Marantan, yung mga nandun. And this time around, nakita natin ang operasyon. Tumagal kami roon, marami bumatikos. Pero tiwala ang nagdala sa amin. Tiwala. Sabay-sabay kaming bababa at sabay-sabay kaming aangat. It's all about teamwork. Oh, thank you. Sir, okay. Sir, reaction na lang pala sa pag-file ni Kibuloy ng COC for Senado? Naku naman. Magda tayo maglukuhan dito. Dapat to sa kulungan. Hindi dapat sa Senado. No? That's my own personal opinion. Alam ko, meron siyang karapatan ayon sa batas. Pero sa nakita ko sa lahat ng ebidensyang nakita ko, huwag niya naman babuyin ang judicial system natin. Ngayon, bababuyin niya electoral system natin. Sampal malaki ito sa mga Pilipino. Salamat po. Mga kayuta, ibibigay natin sa creative industry. Ano po yung tulong din na naibahagi ito ng Senado? Well, unang-una, no, nagpapasalamat tayo sa ating mahal na Pangulo at kay Speaker Martin Romualdez dahil napamamahagian ang ating mga kapatid sa industriya. About 15,000 na mabibigyan ng ayuda na manggagaling sa AKAP. At ako'y natutuwa dahil alam naman natin sa panahon ngayon talagang hikahos ang industriya ng pelikula. At ang telebisyon naman, syempre hindi naman ano rin. But at least napansin nila
ng ating mahal na Pangulo at ni Speaker Martin na mabahagian ng tigli 5,000. I have the list here. Ang 7,500 ACAPs ang makakatanggap today, beneficiaries. Tomorrow, another 7,500. So, bali 15,000 itong mabibigyan ng tulong na ito. Magmumula sa Film Academy of the Philippines, sa Mall Fund, FDCP, at siyempre, yun nga sa MMDA. Kaya ito tulong-tulong. Ano? Kaya I'm very happy para sa mga kapatid ko sa industriya ng pelikula at telebisyon na matulungan sila. Dahil alam naman natin, hindi katulad to ng, hindi sa panahon ngayon, no? Hindi na kasing lakas sa mga pelikula nung araw. Nung araw sa isang buwan, nakakagawa kami hanggang 12 pelikula sa isang buwan. Ngayon, mapalad na na may mapanood kayong 2 pelikula sa isang buwan. O isa. So talagang naghihikahos ang industriya namin. Tsaka kaya nga sa programang ginawa ito ng Mahal na Pangulo, akala ko nga gagawin lang to sa iba't ibang parte ng bansa, pero nag-focus din dito sa industriyang ito. Kaya talagang kinikilabutan ako at ako'y natuwa sa sobrang saya ko dahil hindi nila nakalimutan ang mga kapatid ko sa industriya. So yun, kaya congratulations sa ating mahal na Pangulo at kay Speaker Martin Romualdez. Sir, may sa Manila Film Festival malapit na, sir. May entries po ba kayo? Ah, dapat nga sana may kasali ako dyan. Ang problema ay naputulan ako ng Achilles tendon ko at ngayon ako nakaka-recover. Ngayon, nakakatakbo na ako ulit after 6 months. Dapat may entry talaga ako, alias Pogi. Pero ganun pa man, after election, mapapanood nila ulit ako. Pero sa TV, mapapanood nila ako this December, yung Tulume. Babalik. Senator, nakita namin yung ibang government agencies na kasama rin dito. Like PhilHealth, may Pag-ibig. May Dole. Lahat ng mga anim na pong ahensya ng gobyerno ang kasama natin dito. Para imbis na yung mga tao ang lalapit sa gobyerno, gobyerno ang nilalapit natin sa tao. Kaya itong programa ng Bagong Pilipinas Servisyo Fair ay napakalaking bagay na umiikot sa buong Pilipinas para masirbihan ang ating mga kababayan. Sabi ko nga, dapat yung politika, sinasabi palagi, inuulit-ulit nila, politika yan, ganito-ganito. Sana po, isipin natin yung mga kababayan natin na tutulungan at yun ang dapat tulungan. At marami tayong mga kababayan na nangangailangan ng ayuda ng gobyerno. Ito po yung pilit na inaabot ng ating pamahalaan sa ngayon. So, sa mga nagbibigay kulay na politika ito, peace po tayo. Ang gawin natin, tumulong tayo sa ating kapwa, sa mga kababayan natin, ibango natin ang Pilipinas. Maraming salamat. Sir, sana lang. Mayroon kasi may SSS, may Pag-ibig kasi. Anong ibig sabihin nito? May babae po sa kanila? Para lang specific lang, what would you do? Well, yung regarding that sa pabahay, siguro pwede ka mag-apply. Kaya nga nandiyan, nilalapit na nila, no? So yung lahat ng programa na yan, pwede sila mag-apply. Like sa DOLE, kung ano pa yung mga pangangailangan sa DOLE, sa passport, sa LTOP, no? Pag mga permit sa mga baril. So, as I said, hindi ko lang kabisado lahat, no? But kayo na mismo, tingnan ninyo kung paano ang epekto sa mga kababayan natin kapag nalatagan ka ng Bagong Pilipinas Servisyo Fair. Kaya itong caravan na to, napakalaking bagay po. Hindi po ako nangangampanya na para sa programang ito, pero ito ang kailangan ng ating bayan. Sir, another issue. Okay. Isang kababayan ninyo, isang kapitenyo na ngayon ang nakaupo sa DILG. Ano kaya yung servisyo ba sa inyong lalawigan ay madadala sa buong Pilipinas? O anong tempo ninyo doon, sir? Matagal ko na nakasama si Governor John Vic, ngayon sekretaryo na siya. I know him personally at alam ko ang halukay ng kanyang bituka at kaluluwa. Alam ko yung tapang niya. Ang masasabi ko lang, kaya niyang trabaho na yan. At magpe-perform na maayos yan si Secretary John Vic Remulla. Kaya importante, basta importante nga, tulong-tulong tayo.
itong ating gobyerno kailangan ng magagaling na tao. Sa tingin ko, Secretary John Vic Remulla deserves the position. Kayang-kaya niya.